Ang gabi, kapatid na Darwin. Magandang gabi, kapatid na Fernando. Opo, sa inyo pong presentation, ginamit niyo po yung Hebrew chapter 12 verse 23. At ito ay binabalik-balikan po ninyo kanina doon sa termino pong the assembly of the firstborn enrolled in heaven. So kanino po itong expression pong ito? Ito po ba ay tumutukoy doon sa mga namatay na tao na yung kanyang kaluluwa ay nasa langit na? Yun po ba ang ibig ninyo sabihin dito, kapatid na Darwin? Maraming salamat, Brother Fernand. Yes po. Malinaw na malinaw po. Yung mga espiritu na po yan. Hindi na po yan, wala na po yung katawan. Next question. Okay. So next question po, ayon po sa talatang ito, sila po ba ay nasa langit na mismo ng pagkakataong ito, yung mga sinasabi ninyong namatay na yung kanilang espiritu na kinanonize ng Roman Catholic Church ay nasa langit na? Sila po ba yung tinutukoy dito sa 23, yung mga kinanonize ng Roman Catholic Church? Yes or no? Yes po. Next question. Okay. So, lilipat po ako dito sa Efeso, yung pong binanggit po ninyo, sa Efeso chapter 6 verse 18. Yan. Magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin. Yung po bang espiritu na tinutukoy nyo rito ay espiritu ng mga tao na kinanonize ng Roman Catholic Church na nasa langit na ngayon, na yung kanilang katawang lupa ay nasa libingan? Tama po ba ang unawa ko? So yung Ephesians chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humingi at sumamo sa patnubay ng Espiritu. It refers to the third person of the Holy Trinity, kapatid. At yung mga panalangin ng mga banal, it refers to the third person. Pero dito sa Hebrew chapter 12 verse 33, basahin muna natin. Sabi mo, nasa langit na ba sila? Bro, next question. Sir po, nabutan tayo ng time. Next question po. Okay. So, balikan ko itong Efeso 6:18. Okay. Sabi rito, magagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Kanino po ito idadaing? Sa banal na espiritu o doon sa mga espiritong kinanonize ng Roman Catholic Church na nasa langit na? Una-una kapatid, yung mga santo ay manalangin talaga sa Diyos. At pakita naman natin dito sa Hebrew chapter 12 verse 23, basahin natin, "And to the general assembly and assembly of the firstborn who are registered as citizen in heaven, unto God who is the judge of all, and to the spirits of the righteous, the redeemed in heaven." So nandun na sa langit, kapatid, "who had been made perfect, bringing them to their final glory." So klarong-klaro na redeemed in heaven. Next question. Okay. Lalagyan ko ng categorical question yung aking tanong dito sa Efeso 6:18. Yun pong gagawin nilang pagdaing patungkol sa mga banal, kanino po yan ilalapit? Sa banal na espiritu o sa mga espiritu ng tao na kinanonize ng Roman Catholic Church? Dalawa po pagpipilian ninyo, kaibigang Gitgano, sa Spirit o do sa Holy Spirit o doon sa Espiritu na kinanonize ng Roman Catholic Church ng mga tao? Okay, ito ang sagot. Malinaw na malinaw. I-connect natin sa Hebrew chapter 12 verse 23. Sabi objection, dito, Mr. Moderator. I'm objection. Sorry. Objection? Anong objection? Post time? Apo, categorical po ang aking tanong at inihilingan ko po na sagutin po ng kabilang panig yung pong categorical questions. Okay. Categorical question. Pakiulit yung categorical question mo. Father Darwin, maaari mo po bang nakuha ko na, bro. Nakuha ko na. Okay. So, pakiulit yung categorical po. Para may... Both po, bro. Sa Diyos at sa mga banal. Dahil dito sa Hebrew chapter...
sa talata na ginagamit mo sa Ephesians chapter 6 verse 18, i-connect din natin sa Hebrew. Both sa Kaibigan Diyos. Darwin, ay may concern yata ang ating moderator. I'm sorry. Okay lang. Wait lang po. Father Darwin, before we proceed po yung time ng ating kaibigan. So, pwede po tayong magsabi ng ano ng both kung yun yung sagot nyo. Pero, kailangan ko munang i-confirm sa inyo kung sasagutin nyo or mag-object kayo. So, gusto nyo po bang sagutin or mag-object kayo dun sa objection niya? Hindi ko mag-object. Yes. Okay. Sagot ko ay pwede okay sa Diyos at pwede din sa banal dahil binabasa natin Hebrew chapter okay, 12 sige, verse sige. 23. Hindi naman magkasulangat yung salita ng Diyos. Mr. Moderator, okay, categorical yan eh. Dapat mamimili okay na. Pagka so, hindi makakapamili, di ba may rules tayo na pwede sumagot ng 10 seconds ba yun or something? So pwede kang, meron po tayong rules and regulations, Father Darwin, na pwede mong hindi sagutin yung categorical, mag-explain ka ng 8 seconds. Ang sagot ko diyan ay dalawa na yes para sa Diyos at sa mga banal dahil i-connect natin hindi lang isang talata ang pagtindig ko dito. Okay po, okay, wait lang po. Ipit mo lang ako first sa time lang po. So sige po, bibigyan ko po kayo ng 8 seconds time para I think hindi categorical yung sagot nyo. So bigyan ko po kayo ng 8 seconds. Sige po, Father Darwin, go ahead. Salamat, Mr. Mundurito. So dito, hindi lang sila lumapit sa Diyos. Sa Hebrew chapter 12, verse 23. Pati na sa mga, and you have come to the spirits of the redeemed in heaven who okay now made perfect. Okay. Next question tayo. 8 seconds time consume. Go ahead. Next question, bro. Ano okay. Apo, salamat po. So, next question po ay meron po ba kayong mababasa mismo sa Biblia na mayroong mga namatay na tao na kinakanonize ng iglesia? Sa Biblia po, talata po ang aking hinahanap, kaibigang Darwin. Meron bang ganung talata sa Biblia? Mr. Moderator, objection. Patungkol na po ito sa canonization. So ang ating topic kayo, ngayon ay intercession. It is not about canonization. Counter? Bro, Fernando, meron kang counter objection? Opo, oo. Kasi sa Catholic, hindi ba bago tawaging santo yung espiritong nasa langit, yan po ay kinanonize ng simbahan. At tinanong ko po yan kanina, kinumpirma naman po niya yun. Kaya, kinaklaro ko lang po ulit ngayon, meron bang talata ka kung ganun sa Biblia na yung simbahan nagkakanonize ng namatay na para mayroon tayong pundasyon na talagang mayroong espiritong buhay na nasa langit? Okay, I got it. So, since ang ayaw ni Father Darwin na sagutin yan and he think that it is not part of his presentation, so maybe we can move on sa another question, bro, and pwede mo siyang dalihin doon sa iyong presentation. Okay, sige. Okay. Para mag-proceed lang tayo, okay? Salamat. Okay. Proceed natin yung time. Your time still, you still have 4 minutes and 28 seconds, bro. Go okay ahead. Apo, next question po. Paano po nagiging santo yung mga namatay na naglilingkod sa Diyos? Paano po silang naging santo ayon sa Biblia? Objection, Mr. Moderator. So, okay, ang objection natin ay intercession of saints. Hindi tayo na it refers to canonization na naman yung question niya. So sa topic natin specific intercession. So dinidefine ko yung term intercession. Ay, hindi naman ako nag-prove dito ng canonization. How to be canonized? Hindi yan ang topic natin. Focus tayo sa intercession of the saints. Okay. So any counter objection, yes. Brother Negative? Yes, ang tanong ko po ay valid. Kasi sa paniniwala ng Catholic at sa presentation po ay namamagitan halos yung mga santo doon sa langit. Kaya kaugnay po doon sa presentation, yung tanong ko, paano sila nagiging santo?
Paulit-ulit po kasi yung term na santo na ginagamit. Yun po ang pinapasok ko sa presentation. Okay po. So, I'm not a judge, mga brother, si Father Darwin or Brother Fernando. I'm just only a moderator. So, pero since ayaw ni Father Darwin sagutin yan tanong na yan, and he think that it is not part of his presentation, so maybe we move on to another question, bro, because hindi naman siya categorical. So, ah, move Mr. on Moderator, part yun ng kanyang presentation. Paulit-ulit niya yung santo. Yep. I mean, I think that's he think. Oh, that's how he think. Okay, sige. Ay, So, let us move na lang sa another question to para magana tayo mag move on tayo. Okay. Yan. So, pwede mo siyang dalhin, bro, sa ano, sa rebuttal or sa presentation po. Okay. Sige, bro, go ahead. Okay. Kanina po ay ginamit ninyo sila Elias at si Moises na nakipag-usap sa Diyos at pwedeng humingi ng o mag-address sa kanila. Ang tanong ko po sa inyo, si Elias po ba at si Moises, sila po ba ay patay na katawang narito sa lupa at ang kanilang espiritu ay nasa langit bilang santo? Sila po ba'y ganon, kaibigang Gatgano? Yes po. Sila po ay patay na yung, except ni Elias, hindi siya namamatay. Mabasa niyan sa kasulatan, si Moses lang ay namatay. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, ni Diyos siya ng mga buhay. So yung mga taong konektado sa Diyos ay hindi talaga literal. Physical lang namatay, pero yung kaluluwa nila ay buhay na buhay. At yan po ay patunay na buhay talaga kahit matagal ng patay. Next question. Okay. Sa makatwid, hindi nyo pwedeng gamiting example si Elias. Kasi si Elias, buhay ng nasa langit. Ang inyong doktrina, iyon pong santong nasa langit, mga patay na pong katawan yon, buhay sa espiritu. Tama po ba na hindi siya dapat gamitin alinsunod sa inyong presentation kanina? Ang sabi ko, intercession of the saint, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Hindi Diyos siya ng mga buhay. Kung hindi siya pinatay ng Diyos, yan ay plano ng Diyos. Kasali na siya. Body and soul enters into heaven. Next question. Okay. Ang ipinagtatanggol niyo po bang intercession of the saints? Yun po bang namatay na kaluluwa at yung espiritu na buhay sa langit? Yun po bang inyong ipinagtatanggol? Yes or no? Hindi lang ang nasa langit, pati na yung living saints. Kahit tayo, pwede maka-intercede. Yan ang sinabi ko kanina. Lalong-lalo na yung mga banal na naging ganap. At sinasabi ni propeta ni San Pablo sa Hebrew chapter 12 verse 23 na nilapitan pa ng mga tao. Next question. Okay. So, punta naman ako kay Moises. Si Moises po ay namatay at nakita po natin sa inyong presentation na siya ay buhay. Yung po bang nakita sa kanya ay kaluluwa ng ni Moises o si Moises ay binuhay mismo ng Diyos? Unang-una, hindi sinasabi diyan na binuhay ni Kristo muli si Moses. So nagpakita talaga yung kaluluwa ni Moses at si Propeta Elias. So nakita diyan na nakipag-usap si Kristo. Sa matagal na una si Moses na patay at si Propeta Elias ay dinala sa langit. Base sa kasulatan. So therefore, yung mga taong ito, kahit matagal na, especially Moses, matagal na patay, buhay na buhay pa rin. Next question. Nakikipag-usap pa kay Kristo. Okay. Thank you. Next question ko po, tungkol ulit po ito kay Moses. Alin po, nung namatay si Moses, alin ang dinala sa langit? Yung kanyang kaluluwa na nasa isipan ng Roman Catholic Church o yung kanyang katawan? Out of Mr. Moderator? Objection, Mr. Moderator. Wait, time's up. Objection. Yung kaluluwa. It is all about intercession of the saints. Just focus your question to the main topic. Don't create other topic, kapatid. Counter? Meron kang counter objection, bro? Yes, pinresent po niya si Elias at si Moises.
At si Moises bilang santo, magiging pwede siyang lapitan. Kaya tinatanong ko po, si Moises ba, alin ba yung dinala doon sa langit? Yung kanya bang kaluluwa na nasa perspective ng RCC o yung katawan? Valid po ang question, nasa presentation po yun. Since yeah, I know for you it is valid, but for the other side it is invalid. So in order for us to move on, Brother Camacho, kung okay lang, so move tayo into another question. Since hindi siya categorical, okay, so wala akong magawa, so pwede tayo Mr. Yes. Moderator, Mr. Moderator, dapat magpasya po kayo na ito ay valid kasi ginamit po niya si Moises eh. At ang pinatutunayan po ng kabilang panig, yung espiritu, yung kaluluwa ni Moises. Kaya kinaklaro ko po, dapat po itong sagutin. Kasi parang ang pagkakataon, I'm sorry Mr. Moderator, parang meron okay. kayong pinapanigan sa pagkakataong ito. Okay, sige. So I'll make sure you na hindi ako may pinapanigan, no. So Father Darwin, pwede mo bang sagutin 'yon? Sinagot ko na out of topic. So yun, that is my problem, bro. For him out of topic, hindi ko siya mapipiga because I'm not a judge here. Ganon din sa bro, kung ganyan din ang gagawin sa ni Father Darwin, hindi rin kita pwedeng pigain. So ang lalabas nun is talagang magpo-proceed tayo at dadalihin natin sa rebuttal lahat, no? So hindi ko siya pwedeng pigain dyan eh. So hindi rin kita pwedeng pigain kung gagawin din sa iya ni Father Darwin. So pasensya na bro, kailangan talaga sige, natin. Sige po. Opa. Sana naintindihan mo ako, bro. Sige po, ginagalang natin. Okay, salamat. Okay, move tayo na another question. You still have 26 seconds, bro. Seconds na lang po yan? Yes, bro. 26 seconds. Ah, wala na yan. Kasi sa tanong pa lang, ubos na yan. Thank you.